Ay, naku, itong ating guest, pinasok niya ang mundo ng wrestling na talaga namang pinangungunahan ng mga kalalakihan. Sa edad na 20 years old, naging kauna-unahang Filipina wrestler sa bansa na lumaban hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang parte ng mundo. Woo! Yes! Ano ang naging mahalagang papel ng kanyang lola? Alamin natin yan dito sa tinahak niyang larangan. Diba? At napala tayo makakasama natin today ang Queen of Philippine Wrestling. Welcome to Happy Night, Venice Crystal Gabriel. Hi, hello Venice. Po, Vernice po. So my ring name is actually Crystal. Ganun po ako kilala sa wrestling. Ah, Vernice ba? Yes, Vernice. Vernice. Crystal pero po yung Crystal. Ring name ko. Oh, yes okay, po. Okay. Yun na nga, Crystal. Bakit na naman itong babaeng ito? Bakit jumbagat na pili mo? Wrestling agad talaga, darling. Kasi po yung lola ko, sobrang fan siya ng WWE dati. As in yung mga, may crush siya, si Bret Hart, si Undertaker, ganun. Naastigan po siya. So, nung lumalaki po ako, actually nung 4 years old po ako, may breast cancer yung lola ko. So, medyo sad po. Pero naalala ko po dati, parang nagre-renta pa kami ng VHS tape para lang makapanood ng wrestling. Tapos pag nasa hospital po, kahit alam mo yung mahina na si lola, pag nilagay yung VHS tape, to sa excite siya, nagka-clap siya, na-excite siya, nakikisigaw din siya. Tapos parang, really? Since noon po, talagang nakita ko po yung effect na naging meron sa lola ko yung wrestling. So sabi ko, parang gusto ko din gawin yan para sa ibang tao kasi ito yung ginawa ng wrestling para sa lola ko. So yun, napili ko po talaga siya as in bata pa lang ako. As in, okay, mga ilang taon yan yung sinabi mo nga bata ka pa nagsimula ng ang training sa pagiging wrestler? Ganun ba? Yung training po. Yung training nung 20 years old ako. Tapos yung pangarap po nung 4 years old ako. So talaga tagal nung pangarap na. At least nagkatotoo. Ng development. Grabe. Okay. Inspiration mo si lola mo. Pero hindi ka ba nagdalawang isip dahil kakaiba ang career na gusto mo, Crystal? Ano yung mga challenges na hinarap mo and the motivation that you used para mag-succeed? Well, yung challenges po naman talaga is kasi ako po yung pinakaunang babae na Filipina dito sa Philippines na naging wrestler. Tapos, normally po kalaban ko mga lalaki kasi konti lang po talaga yung babaeng pumapasok. Kasi talagang, as you said, na medyo nakakatakot nga naman po talaga. Siyempre po, minsan, sorry, pero pag meron ka, tapos masakit yung katawan mo, iba yung sakit kaysa sa lalaki kasi hindi sila nagkakaroon ng menstruation. Pero minsan din nakakatakot kasi, siyempre, male-dominated ang wrestling. Hindi lang dito sa Philippines, pati sa ibang bansa. Parang, minsan yung safety, nakakatakot din. Pero, ang ginagawa ko para i-contra siya is nag-workout ako, tapos nag-training ako ng mas marami kaysa sa kanila. Tapos minsan, kailangan ko po talagang merong maraming mga pain relief patches tsaka pain medicine din. Pagkatapos ng lahat. Opo. Oh my gosh! Pero, okay, Crystal, paano yung pinagdadaanan mong training naman? O sabi mo nga, 'di ba, may mga parte ng katawan ng babae kasi sabi mo nakakalaban mo rin ang minsan ang lalaki. Paano mo napoprotektahan? Anong protective measures or safety? Parang ang ginagawa ko pa talaga nag-workout ako apart from yung training mismo. Nag-workout pa ako sa side. As in nag-gym ako tinatry ko pong pumunta ng gym ng at least 3 times a week. Tapos on top of that, yung training pa. Tapos mas marami pong pads, like elbow pads, knee pads, lahat ng pads na pwedeng ilagay sa katawan. Breast pads. Kung meron lang po, masikip na sports bra yung po yung ginagamit ko. Masikip. Para ganun na ganun talaga. Okay, ito ba yung intergender na competition na tinatawag? Sama-sama kayo, babae, lalaki? Opo, magkalaban po. Ay, inay, hindi ka ba na-chachansingan? Pero ba, pagkakataon na itong na lalaking to, nahipuan yung pechay mo o kaya yung dibdib mo? Hindi naman po. Kasi po, pag nandun kami sa ring mismo, talagang competition na siya eh. Laban po. So, wala sa isip namin parehas na parang, uy, ma-chachansingan ako.
uy, mag-chancing ako. Walang ganun. Talagang laban kong laban. Kasi talaga pong, most of the time, meron kami pinaglalabanan. Kunyari, yung champions. Pakita ko na lang din po yung champions. Oo nga. Ito po, napanalunan ko siya sa dito sa Philippines, pero Malaysian championship po siya. Tapos intergender din po. So, nakalaban ko mga babae at lalaki. Yes. Wow. So, pag nandun ka po sa ring, talagang laban kong laban, walang mali siya eh. Talagang fighting spirit. Tapos po, hindi naman po sa sanay, pero kasi I did taekwondo for 6 years before. Okay. Nag-6 years po ako ng taekwondo, tapos nag-cheerleading na din po ako. So, bago po ako nag-wrestling, yun na po yung athletic background ko na talagang sanay na po ako. Hindi naman sa masaktan, pero flexible yung katawan mo. Yes po. Tapos parang trained na rin siguro dahil nag-taekwondo nga, maraming sipa, maraming, syempre po nagtatrain na taekwondo, nakakalaban mo din mga lalaki. So ako wala sa talaga sa isip ko. Kasi, well, kung tatayin nila akong chancingan, sapak po yung makukuha nila. Ay, sipa naman siguro, sipa. Oo. Ako hindi ko ma-imagine kasi pag, di ba, sa wrestling, idinadapa ka, inutula ka, tapos dadaganan ka. Talagang mapipipi yung ano, masakit yun eh. Hindi ko ma-imagine yung pain na ina-endure mo. At ilang rounds ba yan? Hindi ako kasi marunong sa wrestling. Yung sa wrestling po, talagang ano lang po siya, one round. Pero kasi yung isang round, di mo alam kung gano'ng katagal, kung gano'ng ka-intense yung laban. So minsan po, minsan 5 minutes, okay na. Minsan 20, 30 minutes, nandun pa rin po kami sa ring. Pero in that sense po, talagang pangarap ko siya eh. So, okay. Ina-injure ko na lang. Yes, i-ano natin, bigyan natin ng konting idea si Tita May at saka yung iba pa na hindi masyadong familiar sa wrestling. Ano ba ang goal para matalo mo yung ano, yung kalaban? Ano po, it's either you make him submit, which is lalagay niyo po siya sa hold, as in papatap out niyo, or mapipin niyo siya ng 1-2-3. Yun. Ano kasi, yung dapat na dumikit sa ring? Diba yung shoulders po. Shoulders down. Both shoulders. So talagang lapat. Ganun. How many seconds? Gano'ng katagal? 3 seconds. Three seconds lang. 1, 2. At yun ang tinitingnan ng referee, di ba? Yes po. Yun. Ito bang pagkapanalo mo? Ano ba ito? Tap out o talagang ano? 3 seconds. 3 seconds po. Yes! Tapos ano po, kasi mayroon po akong move na pangalan niya, Queen's Guillotine. So ang ginagawa ko po, nagsisplit leg drop ako galing sa top rope. So, okay. Imagine niyo po sa corner ng ring, di ba? May tatlong turnbuckle. Tapos pupunta po ako doon sa taas. Tapos, kasi nag-cheerleading nga po ako, so medyo flexible. Tataas ko may pa ako, tapos maglalanding ako na nakasplit sa leg at sa chest nila. So, pag landing ko, 1, 2, 3. 2, 3, agad-agad. So, lahat ng nakalaban mo, Crystal, sino yung pinaka talagang masasabi mong achieve? Meron pong bumisita dito na Japanese wrestler. Pangalan niya po, Emi Sakura. Emi Sakura. Ano po siya, parang more than 20 years of experience na po siya sa pro wrestling. So talagang legendary na po siya para sa amin. So kahit yung chance lang na makita siya or makasama siya sa ring, parang big deal na po. So nung nakalaban ko po siya, kahit natalo ako sadly, masaya pa rin ako kasi iba pa rin yung experience nung makakalaban mo sa mga idolo mo na wrestler. Natalo ko, pero tumalo sa akin si Emi Sakura. Walang okay lang. Pinapipitugi na yes po. Laban. Oh my goodness, ang ganda naman ng level of humility mo, Crystal. May tanong ako. Yes po. Two things. Since sa intergender, pag lalaki yung kalaban mo, hindi ba sila nag-hold back sa strength nila kasi babae ka? Hindi po. Talagang, well, sa wrestling naman po talaga, you know, hindi may iwasan na magkakasakitan kayo. Talagang you try to get the win. Kasi minsan po sa ibang mga kumpanya o kaya sa pag may tournament, ganun. The more wins you get, the closer you are to the championship. Which is what everyone wants to, you know, go for. Talagang yun po yung goal naming lahat na makakuha ng championship. Which is
Meron na po ako. Pero mas marami na mas masaya. Pero yun po. Ano ba? Kaya po ako siguro lagi nasa gym, lagi nagtitraining para lang yung katawan po sanay na. Mm-hmm. Na kahit masaktan po ako, okay lang kasi built na siya. Mm-hmm. May muscle na dun. Mm-hmm. Okay. Ano ang pinaka malalang injury mo sa wrestling? Oo. Feeling ko kasi mababalian ka dyan. Eh. Na-dislocate na po yung shoulder ko. Ouch. Ang sakit. Tapos ginanon ko na lang po. Ikaw na rin. Galing na mga yan. Minsan nga gaganonin lang sa wall. Sa wall, opo. pero po kunyari, nung nakaraang linggo actually po, mayroon akong match. Tapos mayroon po akong, I think kinout ko, mayroon akong 12 na pasa sa katawan. Aray, talaga naman. Ganun talaga. Pero nanalo naman po ako, so okay lang. Okay lang. Ako kung anak kita, parang patitigilin kita. Ano sabi ng mommy mo o ng dad, parents mo? Single mom po yung mom ko. Backstory na lang po ng konti. Before po ako nag-wrestling, I suffered a bit of depression. Mm-hmm. So talagang I was in the slumps talaga. Tapos na nag-start po ako mag-wrestling, naging mas masaya ako, naging mas lively ako. So parang talagang dati po talagang higa lang ako sa bahay. Tapos wala akong motivation na gumawa na kahit anong iba. Tapos na nag-start ako mag-wrestling, parang dahil nag-workout ako, yung endorphins ko, parang basta nabubuhayan na po ako ng loob na lumabas, makipaghalubilo sa mga tao. Tapos, nung nakita po nung nanay ko, kasi against talaga siya, nung nagpaalam ko, talaga against siya, kasi masasaktan lang ako. Pero nung nakita niya kung gano'ng kasaya nagiging yung nagiging ako, like kung gano'ng ako nagiging kasaya, like dun siya na parang, sige na nga, pero kailangan mo mag-workout para okay yung katawan mo. Kailangan mong bibilang kita ng lahat ng support, lahat ng knee pad, lahat ng elbow support, lahat ng knee support, ankle support, bibilang kita lahat. Susuotin mo lahat yan. Yun po yung sinabi niya. So, pag pumunta po ako ng training, okay, nag-wrestling ako, talaga, lahat po, merong padding. Dahil kabilin-bili na ni mami, di ba? Patitigilin ako pagka hindi. Oh, since meron kang background sa taekwondo, have you considered UFC? Bakit? Kasi po yung, there's a big difference po between like, you know, pro wrestling and like a real martial arts in a sense. Because po pag pro wrestling, it's sports entertainment. So talaga meron pagka flashy factor niya. As in, pwede kami mag-interact sa crowd. Pero kasi pag talagang martial arts na tournament style na Muay Thai or UFC or boxing, talagang your main goal is to punch each other out. Like, you know, your main goal is to knock each other out. Pero pagdating sa wrestling, I think para sa akin, isa sa mga main goal is to entertain the crowd, yung mga viewers. Kasi po, ito po yung, like sa background ko, sa lola ko, yung main goal ko ng wrestlers is to provide entertainment for the people watching. And my lola was watching even though she had breast cancer. Talagang tuwang-tuwa siya. And that's what I want to do. Kaysa naman mabugbog lang ako. I mean, yes, it's a bigger title, it's a bigger championship, or it's a bigger prize pool and stuff like that. Pero pagdating sa pro wrestling, iba pa rin po yung feeling na nakapagpasaya ka ng mga tao. Tapos minsan po, meron din, kunyari, meron po mga bata na pumunta ng pro wrestling shows, o kaya mga younger girls sa akin. Tapos they would tell me, Ate Crystal, favorite ko po kayo, like, gusto ko pag paglaki ko, maging ganyan din po. Tapos ako parang, nakakaiyak na lang na parang, oh my gosh. Parang ako kasi, I'm just doing what I want. Pangarap ko kasi talaga to. And if meron ako na-inspire, meron akong, you know, na-touch na heart along the way, parang mas nakaka, it's more gratifying. It's more heartwarming for me, yes. Mm-hmm. Yes, sabi ni Tita Winnie, totoo naman na tingnan mo ang ganda-ganda mo, parang hindi mo akalain. Eh, marami ba nanliligaw sa'yo o natatakot sila dahil teka muna, baka pag nag-away kami, sapat ito, ganyan. Marami, wala, meron, syempre po, meron mga talagang ano, ay, Crystal, maganda ka, ganyan-ganyan. Pero marami din po talagang intimidated kasi hindi po parang
hindi kasi ako pabebe, hindi po ako parang girly girl. Talagang palaban po ako na pag ako nabastos, talagang hindi, hindi, wala, walang ganyan. Ganun agad. So talagang ano... Headlock ka, headlock. Yes po, headlock agad. Sipa agad sa mga... Very good. Very good. Asya, naku Crystal, baka meron kang gustong pasalamatan sa lahat. Sa na-achieve mo lately and ano ang mga susunod pa mong laban? Ah, yes. Gusto po i-thank you to you guys as well, to the titas. Kasi talaga nakakatuwa na nandito ako ngayon. Also, I would like to thank yung mga fans ko na talagang kahit nung kakasimula ko pa lang, nandun na sila since the beginning. As in, talaga mini-message na ako, nag-interact sila with my social media. And then, yung mga, meron po akong shows ngayon na which is going to be a big one. It's from Manila Wrestling Federation. It's going to be on September 11. It's called Road to Fate. And I will be in the main event. It's going to be a four-way for the Manila Wrestling Federation Championship. So, ang kalaban ko po doon, tatlong lalaki tapos ako. So, supportan niyo po ako. Tatlong lalaki tapos... Yes po! Kaya ko yun, kaya ko yun. Doon naman sa mga na-inspire mo na nanood sa'yo at nagandahan sa'yo at gusto ka nilang i-follow sa social media, ano ang social media accounts mo? It's at I'm Vernice, so letter I, letter M, V-E-R-N-I-C-E on everything. So Instagram, Twitter, and Twitch. Meron din po ako. Tapos meron po akong Facebook page na Crystal PWR. Ayun, oo. Si Richard Mark nagte-text sa atin. Meron Richard Mark. May nanliligaw naman kahit papano. Huwag lang babastusin daw at headlock agad. Wala po akong love life kasi focus po talaga ako sa wrestling. So. Yun. Career muna bago na. Career muna. Ay, naku, maraming salamat, Crystal. It isa na namang pride ng Philippines ang ating nakausap. Good luck sa iyong mga susunod pang mga laban. Ang ating Queen of Philippine Wrestling, si Crystal Gabriel. Thank push you po. Mo yan! Bye-bye!